So what's up mga kumag, I'm back. Ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. So katatapos na natin i-review yung Smugglers vs. Rapido. Dahil isa yun sa mga request sa atin. Ngayon, isa na namang request at hindi natin pwedeng hindi pagbigyan yung nag-request nito kasi isang special na tao ang nag-request nito. Okay? Ang nag-request nito ay ang host ng FRBL. Yan, hindi ko alam kung pwede ko bang sabihin yung name niya, pero hindi kasi hindi ko pa siya nakakausap. Pero ayan, shoutout sa host ng FRBL na si Ryan Estrada. Ayan, shoutout sa iyo, boss. And maraming salamat sa pag-request mo neto. Di ko in-expect na magre-request ka sa akin ng isang battle. So, maraming salamat. Niline up ko talaga agad nung nabasa ko yung comment mo. So, ayun. Salamat din kasi dun sa comment mo, in-invite mo ako sa December 18 sa finals ng season 3 ng finals ng 1 Up. Maraming salamat. Nakapag-usap na kami ni Blaser dito. Doon sa invite mo sa akin. Pupunta ako. Maraming salamat sa'yo, boss. So, ayun. Para sa'yo ito, Krega vs. Cerberus. Hindi ko pa na-judge yung Krega. Pero napanood ko na to. Ito yung laban. Basta ilang beses ko na rin napanood si Krega. Si Cerberus naman, hindi ko pa siya napapanood. Ewan ko kung active pa ba siya sa flip top or what. Pero, ayun. Umpisa na natin to, guys. Kasi, bakit 19 minutes lang yung battle na to? May nag-joke ba dito or what? So, ayun yung tanong. Kailangan natin, masasagot din natin yan. Pag pinanood na natin. So, ayun. Guys, mga kumag, tulungan nyo ako na maabot yung 1K subscribers para itawid natin sa unang hakbang yung channel natin, yung maliit na channel natin. Maraming salamat sa mga sumusuporta at nanonood sa mga content ko, sa mga review videos ko, sa mga nagre-request na mga battle. Maraming salamat. Nila-line up ko yung mga request nyo, kayo mag-alala. Everyday naman tayo nag-upload, okay? So, shoutout ulit kay OC, kay Ren Estrada, yung host ng FRBL. So, maraming salamat, boss, para sa ito. So, let's go. Sino na? Tignalawang minuto dapat. Nanalo si Krega ng coin toss, pinili niya mauna si Cerberus. Tignalawang minuto, pakinggan natin unang banat, Cerberus. Son, one game! Yeah! Itong kursunada ko nilalapa sa kagaling na probinsya. May manong tong Bisaya, Krega, pesting yawa. Itong pang benamano kong Bisaya, kaya bay, kamusta? O ba mukha-mukhang lamog na? Ganto itsura ng dumayo kahit alam na mamamatay siya, wag nang pumara! Sana, bago ako nagsimula, binuka mo na ikatlumong mata. Isa ka sa dahilan kung bakit tingin sa mga Bisaya utusan. Pangalawang tapak mo sa San Juan, meron ka ng kalalagyan dahil palyado ang laman. Malalim lang pakinggan, walang bawal na bitaw. Karni ka sa akin kahit sa mismong araw ng Ramadan. Iba tong doktrina, hindi ito Christian. Samantalang bulaang sultan ka lang, nakabangon ka sa kabaong. Ngayon naman isisilid kita sa dambuhalang Quran. Hindi ka talaga na pa slang ni Papa Slang Quest. Ganto ko pumaslang. Hinihimbay ko ugat na makalaban ginagawang trumpetang lalamunan. Gusto mo makabuluhan, iuukit ko sa noo umoy lambak ng Cagayan. Pira-piraso yung abdo, men. Conan, Yumi, Raisen, Mokoro, gago, walang ganyan. Parang estudyanteng pabida. Sa maestro, sunod-sunuran, di mo ko kilala ng lubusan. Ako ang halimaw sa imong daan, wasak ang daan ng lagusan. At Krega ang pangalan, tago sa sentido mo, kadali niyang patayo. Pangako ang may gawa kung bakit ang K nagkaroon ng tatlong angulo. Di ako nakukuha salita niya. Nakakapanibago tong bagong... Ano daw? K? Tatlong angulo? Wait lang ha, ulitin natin yan. Tago sa sentido mo, kadali niyang patayo. Pangako ang may gawa kung bakit ang K nagkaroon ng tatlong angulo. Di ako nakukuha salita niya. Nakakapanibago tong bagong anyo, parang bagong gupit si Enigma. Ano mo'y nasa Hunger Games ka dahil I'm Mockingjay. Basag na ang pipa, no catness, catching fire. Kaya mas malapit ang apoy kay K. Okay, basag ang... Bayag sa gitna, mawawala ang Krega pa nagsimula nang magwala ang K. Okay, medyo ano ah.
comment tayo doon, guys. Medyo hindi ko magets yung mga angulo na ginagamit ni Cerberus sa battle na to. Ra! Wala sa palipa! Run! Pero kay Ra! Minang nalaglag na bala! Bagbag kung si Cregan ay katawang tao na si Amon-Ra! Isa pang kay Ra! Kala ko buhay pa, nasa purgatorio na pala! At mga metapora mo, isang malaking delusyon. Para naging Panginoon sa ibang dimensyon, kung imahinasyon, may limitasyon, double check itong double vision, masasintadong aso to ngayon. Walang sobrang iabot, butot, bumumong nasa kahon. Ika-anim na ahon, tangin na mo laman loob mong noche buena kung ngayong taon, baon! Okay, based sa narinig ko, medyo wala akong narinig na ano doon na rekta kay Krega or isang malakas na suntok para kay Krega. Feeling ko walang tumama doon. Para sa akin based sa narinig ko, sa preference ko, medyo hindi ko nagets yung ibang reference niya. So ayun, honest opinion lang tayo. Nakulangan ako sa mga mabibigat na linya. Sabihin nating mabigat yung linya, pero hindi ko kasi nagets yung mga reference niya, kaya hindi ko kayang puntusan 'yon. So, 'di ba? Sa mga nanonood na sa akin diyan, alam niyo 'yan kung paano ako mag-judge yung mga naiintindihan ko, 'yun yung iniiskoran ko. So, dito kasi medyo hindi ko naiintindihan yung iba, kaya hindi ko kayang iskoran yung mga 'yon. So siguro bibigyan ko to ng 7 points para kay Cerberus. Hindi ko kayang i-average yun kasi may mga angulo talaga siya na angulo para sa akin. Kasi hindi ko nga naintindihan or nuggets. Kaya para sa akin, 7 yun para kay Krega. Ay, kay Cerberus. Krega tayo. Yo! Yo! Cerberus! Alinggaya sa mga ulong to ang unang matatabas. Tatapyasin ko isa-isa gamit ang bagay na matalas. Baka akala mo hindi ko kayang hawakan yung buntot mo na nag-aan yung ahas. Kung si Eva na tukso nito sa akin, mabibilaukan to pag kumagat sa makunat mong mansanas. Tara, laro! Sinakripisyo ko na unang laban ng pwersang to ay nakapagtimpi. Kahit alam kong hindi ako nasugatan, nagpanggap na lang ako na mahapde. Oo, sa utak, itipaklong ako'y banaya at sa'yo makikipagbuntalan ako ng binte. Sa intabladong to, kung saan ka nakasayad, ito'y tadtaran ng karne. Eh sige, papasok ako sa loob ng iyong utak. Simbilis ng lunas, pantara ko, nakagat ng aso ang aking isinulat. Takbo, takbo, di naman ako kinikilabutan, di ka rin kinakatakutan. Pag bininger ka ng aborsyonista, yun ang paglaglag sa iyo sa sinabubunan. Isa, dalawa, tatlo, kaya kong putulin ang iyong mga ulo. Okay, ang ganda ng reference ni Krega dito, na Cerberus na kanta nila Abra Luni Ron. So yun, sinasoundtrip ko kasi yun, kaya medyo alam ko yung mga lyrics. Tapos familiar sa akin sa yung ginawa ni Krega. Kaya yun, gets ko yun. Maganda yun. Sinong harang sasagasaan, parang nagwawalang muntero ang kambyo. Walang kawala. Solid yun. Walang kawala. Di ko pa kakawalan. Tumasangsang na alamang na natangkang pumalaman sa isang mainit na kalante ka lang. Meron ka bang twisterong nalunok? Tanong ng inggiterong na pagot. Ilang libo rin daw ang nakantot, sumagot naman yung feeling erong na yamot. Magawa ka, Mike, nagiging Pepe Smith, Juan de la Cruz, tapos tatanungin mo ko kung palong malalim di ko kayang maabot. Ratatatatat, chik-chik, bang! Para sa akin, dehinsin, nakakatakot. Tatatatatarin ko na pala mga nakaharang sabay sabay na granada sa bunga-bunga, sa mga bunga ngayon ng mga surit na mga pasabog. Takoy ginawa upang gumawa ng mga pasabog, parang si Bin Laden. Pag ako nagsalita, lahat ng mga to'y napapayuko ko. Tila paroa ng Ehipto, Tutankhamen. Kaya huwag kang umastang halimaw, isang mabangis na aso, isa ka lang sisiyo sa akin. Sobrang pagsusunog ko ng kilay para masay ko ang rap na pagkakamalan na akong sisikjakin. Isang ulo bagsak, idiniin ko ang nakatangan itong lanseta. Sa letra ng mga Griego, nakadikit sa salitang aso ang Alpha Sigma Omega, ngayon ay papalitan ko na ng Indica, Ayesha at Isla. Lirikal at literal kong ipinahihwating sa iyo, Cerberus, na hindi ka na aso, kundi pusi ka lang ni Enigma. Wait, tapos na. Check. Tapos na, putik. Bitin. Bitin.
ang ganda nung lyrics ni Krega, ginamit niya yung parang ni-revise niya yung lyrics ng Cerberus na kanta nga nila Looney Abra Ron. Ang ganda, nagustuhan ko yung scheme na yon na parang dinis niya yung pangalan ni Cerberus eh. So, ang ganda nun para sa akin. Tapos, ayun nga, nabitin ako kasi akala ko mahaba pa yung round niya, pero naputol na dun. Pero, dahil nga, ayun na yung narinig natin, kailangan natin, dun na tayo, mag-adjust tayo na, yun na lang yung i-scorean natin. Solid! Ang ganda nun, lalo na yung scheme na ginawa niya sa Cerberus. 9 points para sa akin. Solid yun, ang lakas nun. Hindi ko lang kayang i-perfect 10 kasi nga feeling ko ang ikli nung round 1 ni Craig. So pero based din sa narinig natin sa mga punchline na binato niya, solid yun. 9 points yun para sa akin. So 9 to 7 in favor of Craig sa round 1. Round 2. South Dogs! Mga bantay bahay na aso sa Katimugan. Bahin mo ako, Goryo. Ako'y aso mula kay Laliman. Subukan mong titigan ang tawiran sa baba ng iyong paanan. Di na malaya na sa bibig na di ka matayan. Huwag nang umasa sa Miraculo o sa isda ng iyong syudad. Huwag lang sa panaginip maglakad. Ito ang pinakamalakas na ampas sa inang realidad. Mega what? Krega what? Ano? Feeling gangster. Teka, sabi mo sa laban yung ni Lizano, classic battle, mother, father. Ano yun? Isa sa mga turo sa'yo ni Stifler. Kaya pala kabubuhan niya nakadikit sa'yo kasi nga may Stifler. Mm. At huwag kang tumakbo, hindi ka kandidato. Ito'y Ouija ka, luma na lang to ni Basalio. Takot sa siringhila to. Hindi ka berdugo. Takot ka sa tusok at dugo. Pag nire-regla yung shota mo, di mo matusok kaya iniiwan mo. Dahil bakla ka, di mo may tatanggi, gago. Di ba linya mo to? Mas matigas ka pa sa titing nakapanood ng porno. Tapos pwet ni JB dadaliriin mo. Ito pa, gamit ka laman sa yung bagong tuling tite, papatakan mo halos lahat ng MC. Okay, hanggan natin muna si Cerberus. Ari nila kini. Gamit ka laman sa yung bagong tuling tite, papatakan mo halos lahat ng MC. Mga ari nila kinikilatis mo. Sa kabila ng pagpapakabrusko, tagilid to. Kaya tong South Dog bakla. Di ko trip. Sabi ko tong taong South bakla, dog style lang trip. At init ng kasikatan inaasa mo dumalaw sa'yo. Kaya ka pala kinukot siyang amoy araw nila pistolero. At ito ang masaklap na totoo. Kahit anong daldal mo, tangina mo Krega, yung sariling imahe malabo. Madalas ibang tao. Kaya hawak ko ang ilaw ng maliwanagan tong anino para tuluyan ng maglaho. Dahil di ka tagapayatas pero nasa harap mo ang basura. Wala naman ako sa karagatan, bakit nasa harap ko ang pirata? Kaya pala, panandalian naging mabenta. Pirata, murang halaga. Baka di mo pa nakuha. Nangulila sila sa maestrong yumao. Kaya tinangkilik ka nila. At balita, kakaiba na daw pumatay. Okay, ang ganda nung punto niya doon. Medyo feeling ko yung diin ng sulat niya dito kumpara doon sa round 1. Mas maganda tong round. Maganda yung pinupunto ni Cerberus dito. Lalo na doon sa huling bara niya. Na namatay yung maestro kaya tinangkilik yung... Ayun, tinangkilik. Basta, ayun. Kalimutan ko na. Sa maestrong yumao, kaya tinangkilik ka nila. Ayun, tinangkilik ka nila. So, siguro, yung time na to, hindi na bumabattle si Sak. Pero, ayun, astig ng scheme. Balita, kakaiba na daw pumatay itong Bisaya. Di umano mala Hitler na si Krega. Teka, Hitler not si Krega. Aliman, baka lamang di ako nasindaknak ng puta dahil ako ang ulo sa kadasulok ng kamikasi ng Nazi na si Krega. Kain sa akin kada itapad na linya. Uy. Batang ikli ng mga rounds nila. Ikli ng rounds nila, pero yun nga, feeling ko mas okay to. Mas naiintindihan ko yung round 2 ni Cerberus. May mga angulo siya dito na understandable, lalo na yung kay about kay Sack something ganyan. Kaya tsaka yung ramdam ko yung the end, tsaka yung bigat ng sulat niya, tsaka yung mga pinupunto niya, gets ko yung ramdam ko yon. Recto yun kay Craig eh. So ang ganda nung atake niya na yon. Though di niya nakuha yung crowd doon, pero hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga doon na itawid mo yung pinupunto mo. Kaya nagets ko yung mga pinupunto ni Cerberus doon. Kaya ayun, 8 points bibigay ko to kay 8, bibigay ko ng 8 points to para kay Cerberus. Walang duda para sa akin, mas malakas tong round 2 niya kaysa dun sa round 1 niya. So 8 and 7, 7 and 8, 15 points para kay Cerberus.
Si Krega meron ng 9 kanina. Tignan natin yung round 2 niya. Yung laban mo kay Lanceta, may nabanggit kang between Bulalakaw Moon. Meron bang ganyan? Between Bulalakaw pwede, pero ikukonekta mo sa Moon? Ba't di mo nalang ginawang buwan para mas suwabe naman pakinggan? Doon ko natuklasan na si Cerberus, kulang pala sa buwan. Kaya ngayong ika-anim ng ahon, may dala akong 2 buwan para umiksakbo sa iyong mental. Sa pisikal, ako'y blanco, ngunit may halong diablo ang spiritual. Cerberus, panapili mo pangalan, yung utak mo masyado na ata septical. Noong nakaraan, napuruhan ka nung Lanceta, magpasalamat ka, andun ka sa sarili mong lugar. Kaya sige, sige papa. Hindi ko magets yun, pero... hindi ko nag-gets yun kasi hindi ko pa napapanood yung Lanceta vs. Cerberus, pero... pa John, nagigets ko yung pinupunto niya ni Krega doon. Pasalamat ka nandun ka sa iyong lugar. Feeling ko natalo niya si Lanceta. Feeling ko lang doon sa pinupoint niya. Pasok ulit ako sa loob ng iyong utak. Kapag Bisaya ang iyong kausap, dahil pambanahaw kasi mga pala makikipagligawan sa iyo sa gitna ng gubat. Kaya kung dikdikin ang mga dikit-dikit na sulat ng doktor at aking babasain para magsisipin ka lang. Para magsilbing grasa sa mga kinakalawan yung motor at yung hawak mong tinidor na mula kay Poseidon at Shiba na kaya lumamon ng isla. Taena, Krega. Same, ginamit niya naman dito yung linya ni Ron dun sa Cerberus pa rin. Solid. Isla ay may nakakasana para numipensa tila malalaking barkong pandigman ang China at pasensya na. Payuyukuin ko ang pinakamatangkad sa limang daliri mo para umawak ng tako si Django pa kung pugan ng 2 bato lumikha ng apoy yung natipesong ko ng panahon ng palihim ito. Ang lakas! Kung pugan ng 2 bato, lumikha ng apoy yung natipesong ko ng palyulitiko, hindi mo ba alam na isa ka na rin sa mga larawan ng mga multo matagal lang hindi na nagparamdam? Anong panama ng mga sinugo mong itim na langgam kung susukahan ko lang ng mga puting alakdan? Matatamaan sa nagbabagang pulpura mula sa bala ng shotgun. Tinangay ng hangin ang mga bangkay na nararapat mo na maapakan. Sabog bawat asong kumahol. Durog mundot ahas may butol. Di mo na kailangan pag gumamit ang palapigo at asarol. Kaharap mo na ngayon ang sariling ataol. Kaya bakit mo pa pupunasan ang mga muta sa mata na nakabara? Anong silbi na panghihilamos? Kung isa ka na rin sa mga patay na isdang sumasabay sa agos, lumagpas na ako sa bagiging class S. Kaya tawag dito, mas pa sa S. Pero pwede nyo rin akong tawagin. Mas pa sa S. Pero pwede nyo rin akong tawagin pa bebe. Pa bebe clan, chemical ali, mas mabangis. Kaya ikaw, asong may gales, gusto. Guess nyo ba yon yung mas pa sa S? Feeling ko mas pa sa sak maestro yon. Feeling ko lang. Tapos ang ganda nung attack niya dito. Kala ko yung round 1 niya, yun lang. Yung round 1 niya, yung atake niya kasi doon, nirevise niya yung lyrics nung Cerberus nga, yung kanta. Tapos ngayon, yun pa rin yung atake niya, pero mas malupit kasi ginamit niya yung kay Ron. Hindi ko napansin tuloy yung ginamit niya doon sa round 1 niya kung kay Looney ba yun. Feeling ko yung kay Looney or kay Abra kasi mayroong linya na narinig ko, tantananan. So feeling ko kay Abra yun. Pero bakit, nagtataka tuloy ako bakit kay Ron na yung ginamit niya dito na i-revise. So, in-expect ko yung round 3 na baka kay Looney or something. Or iba na. Pero dito sa round 2, napaka-creative ni Cerberus dito. Ay, ni Krega dito. Dahil dun sa pag-revise niya dun sa mga verses ni Ron dun sa kanta niya. Solid. Di pa tapos si Krega pero iskoran ko na to. Kanya na to. Ito 10 points ko to. Feeling ko mas solid to. Mas solid tsaka mas siksik yung mga punches dito. Pakinggan natin hanggang sa matapos. Gusto mong maging malakas, ito ang paraan na mas mabilis. Higupin mo sarili mong langis, gaya ng ginawa ni Marquez. Ako, hindi ko na kailangan mo sumimbatsa sa mga tao, tingalain na 5 boto ng hurado. Sa laban, gaya ko magbigay ng panalo, gaya ng ginawa ko sa Dabawenyo. Kasi hindi na ako katulad ng dati na gutom sa pakikipagduelo. Sapat na sa akin na naging parte ako ng kasaysayan na pinakabrutal gumamit ng wikang Pilipino. Solid. 10 points 'yon para kay Krega na ano niya doon, na-satisfy niya yung taste ko doon lalo na doon sa mga bara niya, especially yung pag-revise niya doon sa verses ni Ron. Solid. Tapos yung sabi niya doon na
about sa billiards eh, about sa billiards yun, di ko na matandaan kung sino yung binanggit niya, pero ang solid nun para sa akin, kaya 10 points yun. Ang layo ng agwat, kasi kung bara lang, bara sa bara lang, naiwan dun si Cerberus dun sa round 2, kaya perfect yun para sa akin. So 19 to 17, tama ba? 15, 7 and 8, 15 kay Cerberus. Kay Krega merong 9 and 10. 19 to 15 in favor of Krega, round 1 and 2. Cerberus tayo, round 3, pakinggan natin. Game! Batang kandado, tangina patawa, nakakulong sa kamangmangan, di makawala, dito babala. Ito'y dura sa mukha. Sana inalam mo kung may puso o wala, asong lobo. Laban sa paminsalang asong nagwawala. Kinonsensya ko na, konsensya ko, tuluyan lang nawala. Baliwala itong kinandadong bata, pagkat niya nang atakotan ni Kala. Kaya imbis na magdasal, bangong pisal. Liig ni Eugene, baliwala yung sakal mong spiritual. Mawawalan ka ng likas na, lakas na, pansakal, pisikal o spiritual. Pagbalit, tagnan sakal. At wala akong pake sa nanay ng nanay mo. Kaya palang panghi mo, standang soreng lola mo. O, serebro ko, Escobar, yung Pablo at El Chapo, pinag-aalo. Kunwaring malali pero di makapasok mga suntok. Pag ako tumutok yung balat na dudulok, sablay na swero, yung linya pumuputok. Taul ko tumatagos kahit ang tenga di malinis. Tung kanan, may chemical, ali, pero di nang didis. Tung kaliwa, O for Detroit, nang wawasak ng world peace. At tung laban, di lang basta pwede isang tabi. Dahil madami nag-abang, parang pagtakbong presidente ni Duterte. At gusto mong magkapwesto dito sa liga? Dahil Moreno, tangina, e kapos ka sa talinghaga, mas malala ka pa kay Alma. Kaya timbog tong lulong sa bato na mula sa oro. Kaya timbog tong lulong sa bato na mula sa oro. Dahil tong isa Rodrigo yung kabila kay Etano. Sa buhay mo ba ito ang pinakama sa limuot na yugto? Dahil sa plot mong nadampot ay kumot pang mortuaryo. Ulo mo gagawin kong panghunlapi sa dulo. Kaya wag na magtaka kung ang tagpo pa... Galing. Ulo mo gawin ko panlapi sa pandulo. Okay, goods. Balik. Prince of Persia yung oras, babalik. Huwag kang sabik. Dito ang biyahe papunta, ito ang ruta pabalik. Wala kang ma, ihatid kaya wala kang ma, dala pabalik. Balikan natin mga mali mo papunta, pero di mo maitatama pabalik. Ganto ko magbalik, nakakita ka ng apat na braso, pagkat sa kama o kanigoro humalik. Lakas. Bay! Kulang ka sa aral, bay, kaya sa silid ibabalik. Wala na yung guro, kaya itong class S, sa class S, babalik! Balik! Last nun. Di na ako masyado mag-explain, pero yung round 2 and 3 ni Cerberus, same ng power, same ng energy, tsaka same ng intensity. Same din ng, para sa akin ha, same din ng punches, counts, tsaka sa mga haymakers. Sobrang ganda ng haymakers niya kasi hindi niya nakukuha sa jokes. Nakukuha niya talaga sa mga malalakas na bara. Kaya props doon kay Cerberus. 8 points yon, hindi ko pa rin kayang i-9 yun kasi may mga references pa rin siya na hindi ko magets. So, feeling ko yung mga actual judges magigets nila yun. Pero sa akin, iba yung hindi ko makuha kung ano yung pinakapunto. So, iniskuran ko lang dito yung mga nuggets ko, mga punto na naintindihan ko, mga haymakers, yung punches, yung performance, yun lang. So 8 points yun para kay Cerberus. 2 and 3 sobrang solid parehas. Yung round 1 lang medyo light talaga para sa akin, medyo natulugan din ang crowd yung round 1 eh. Pero yung 2 and 3 na bawing bawi na, kaya 7 and 8, 15, 23 points para kay Cerberus sa rounds 1 to 3. Si Krega meron ng 9 and 10, 19. So pakinggan natin yung round 3 ni Krega. Para Krega, fight na natin, round 6. Yo! Siya daw si Cerberus, ang tagabantay sa Lagusan. Kung sakaling may daraan na ipis, kung gano'ng kalaki ng katawan mo, singliit rin ang sentido mong maladilis. Kung sa kabilang buhay, tinapos ka na ng tagakabanatuang Hercules, ayun mamamatay ka sa isang class S. At paano mo ako magagalusan sa mundo namin, tagapunas lang ng tamod sa akin yung amo mong si Hades? Cerberus, ano ka? Dumudura ka ng apoy na parabang Chimera. Taglay ng liriko mo ang talim ng pangil ni Impusa. At kung sisid ako sa lalim mo, makikita ko si Charybdis at Scylla. Alam mo kung sino ka? Isa kang kawawang biktima ng mga nag-imbento ng mitolohiya, kaya ngayon makinig ka. Ito nang huling pagpasok ko sa loob ng utak.
kung saan bubukas ang isang higanteng pintuan kahit di ko na itulak. Okay, sabi ni, kay Looney nga yung huli. So, sabi ko dun sa bara ni si Krega, sa round 2 niya, nag-expect ako na Looney yung panghuli niya versus ni Looney yung panghuli niya na i-revise. So, ito na nga yun. Okay. Gumasikmura ang mga itsura ng mga bangkay na naliligo sa sarili nila suka. Dila na anuinag nila ang init ng isang bituin na bumaba dito sa lupa. Libo-libo nakakalula, nagkalakparang basura, dinuduraan ko muna. Bago mailibing sa lupa, primitibong lirisismo. Pinipicturan ko muna. Primitibong lirisismo, pipilitin ko pa pampihitin kung kurta blumang kiliting pambaon. Kaya duguan ka na bago mukha ito makuha. Okay, iba pala. Pilipino sining at literatura na ako po bumabakat ako sa balat gamit lanseta, hieroglipi ko pa ang pagkasulat. Sabay ng titig mong inipo na ihihigopin ko lang ang ipo-ipo pag nagawa mo na isuka. Kaya bakit ka magagalit? Baka iampas ko sa iyo ang dala mo na karet. Solid, solid. Kapag na bumaba mula sa langit, alam ko na kung bakit. Sinindihan ka ng buhay hanggang sa malapnos ang balat at makalbo ang anet. At pagbarang utak unggoy na yung amoy, papatayin ko yung apoy. Jackhammer ang gamit. Ano, Sir Virus? Papasok pa ba ako sa loob ng iyong utak? Kung hinulma kong usok sa kakapuyat, baka si Kuya Kiko magkatopak. Ngayon, huwag mo na subukan masukatin at sunatin sa talampakan para makita nila lampas 20 ang taas. Pinagsarhan ka na ng kurtina, ibig sabihin tapos na ang palabas. Kaya pasensya, hindi ako sa iyo mismo nakasentro. Isang ilusyon lang ang pangalan mong galing sa mitolohiya ng mga Griego. Isang halimaw na may buntot aas at tatlong ulo ng mga aso. Nakahandusay na sa inyong harapan niya yung sabihin niyo kung sino ang tunay na mga ngaso. Pero salamat na rin sa pagkakataon. Simula ngayon, palitan mo na pangalan mo kasi wala naman talagang ganon. Pag sinabi kong patay na totoong Cerberus, tarantado, hindi lang ikaw yon. Hindi lang ikaw ang duguan dito, Carl. Pati na rin si Looney, Abra at si Ron. Solid. Solid eh. Yung pinakamalakas na round ni Krega. Siyempre, ito yung pinakamalakas. 10 points yun para sa akin, puta. Nag-expect ako na Looney nga yung huling verses na i-revise niya and dumating yon, tapos palitan mo na yung pangalan mo, hindi lang ikaw yung nasugatan or namatay dito, pundikit si Looney, Abra at Ron. Shit, solid, solid dun. Akala ko magiging one-sided yung battle, feeling ko more on magiging Krega yung tingin ko, pero nung narinig ko kasi yung Cerberus, ganun pala siya bumattle. After kasi nung round 1 ni Cerberus, feeling ko magiging ganun na siya. Magiging ganun na yung round 2 entry niya. Pero umangat yung power tsaka yung energy dun sa round 2. So nag-expect pa rin ako sa round 3 and dumating naman yon. Kaso, ang nangyari, naging pataas din yung naging performance ni Krega. Lalo na yung, ang ganda nun. Ang ganda nung pagre-revise niya. Napahanga ako dun. Napaka-creative nung rounds 1 to 3 ni Krega. Na-revise niya yung mga verses ng dalawa, ng tatlo pala, ng Cerberus mismo. Solid, wala akong iba masasabi doon, puta. Di ko ina-expect na magiging ganito yung mga verses ni Krega sa battle na to. Sobrang ganda, pulido. So yun, 10 points yun para kay Krega. 29 points versus dun sa 23 ni Cerberus. So, para sa akin, rounds 1 to 3. Krega yun. Judges. Flip top on 6. Grabe yung laban yun. Grabe. Krega versus Cerberus. It's my best flip top again para sa alam pareho. Grabe talaga yung battle na yun. Sobrang bigat nun. Napachonky ako. Ang boto! 3-2! Uy, 3-2 pa? 3-2 pa. So, kinakabahan ako dito. Baka ibigay kay Cerberus. Baka mali tayo ng boto. Pero, syempre, part yan. Pakinggan natin. Para kay Krega! Uy! Okay, akala ko mamali tayo dun. Gaya nung pag-judge ko dun sa 0R versus Sack. Boto ko nun, Sack Maestro. Pero, nagulat ako. Naging 0R yun. Pero, wala tayong magagawa dun. Pero, dikit naman ata yung battle. Ata, nakalimutan ko na. Ayun, 3-2 panalo tayo doon, pero pakinggan natin yung judges doon. Shoutout sa maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta.
Crazy Mix. Yo, Crazy Mix. Shoutout nga pala kay Sir Day ng DFA sa Mega Mall tsaka sa Jack in the Box. Binoto ko si Krega kasi unang-una parehas sila nang atakin ni Cerberus pero mas marami kasing mga punchline. Yes, totoo. Tumatama yung kay Krega. Ayun, medyo nung round 3 ala ko makakabawi na si ano si Cerberus pero mas malakas pa rin pala talaga yung atake ni Krega. Medyo nababad nga lang yung mga ibang angulo pero ano malakas kaya binoto ko talaga si Krega. Okay. Ayan, yun nga, tulad nga sinabi ni Mix, pareha sila ng atake ni Cerberus. Pero ang binoto ko ng round 1 si Krega, dikit na dikit lang. Tapos round 2, nabigla ako dun sa reference ni Krega, yung Cerberus reference niya. Kaya pati yung mga, yung flow, tsaka yung style niya doon, binigyan ko ng props kaya Krega. Round 3, nagulat ako, nababad yung Cerberus reference kaya... binawasan ko siya ng puntos, binigay ko kay Cerberus. Mm. Kaya overall, 2-1 in favor of Krega. So, di na tayo mag-comment dun guys. Flick dyan. So, ano natin yan. Tsaka magkaiba kami ng boto. Binoto ko si Cerberus. Medyo mahirap i-judge yung laban pero yung round 1, binigay ko kay Cerberus. Yung round 2 kay Krega yon. Tapos yung round 3, nakabawi ulit sa Cerberus. So, binigay ko kay Cerberus. Okay. Yo, tangina. Siguro yun ang isa sa mga pinakamahirap na i-judge sa battle. Siguro pag video, magbago rin yung isip ko. Pero binoto ko na yon sa live si Cerberus. Round 1, 3, si Cerberus. Number 2, round 2, si Krega. Ang hirap talaga i-judge eh. Pero siguro binasi ko na lang sa talagang sa linis ng performance. So para sa akin talaga si Cerberus panalo pero hindi ko alam pag lumabas sa video pero classic yung battle na yun. Shout out sa kanila daw. Okay. Yo, Ian, DRP. Ang boto ko kay Krega. Ano siya eh, para siyang may harang sa gitna. Na parehas malakas yung ano, parehas malakas yung banat nila. Kaso yung kay Cerberus parang ano, hindi siya sumaswak eh. Hindi siya pumapasok papunta kay Krega. Kay Krega, okay. Malakas. Totoo, gets ko yung punto nito. Mahalungkat ng butas para makapasok dun, yes, sa side nigger. Props sa'yo kung sino aman na gets ko yung punto mo kasi ganun din yung gusto kong ipunto na may harang tapos depende kung ano yung mga bara na lulusot or paano nila mababasag yung harang na yun para tumama dun sa MC na pinapatamaan nila. So nagets kita. Shoutout sa'yo kung sino aman. Hindi kita kilala eh. Ni ano ni kaya Krega ako. So, ayun. Gets ko yung punto niya. So, ayun. Tambuti tama tayo. Medyo dikit yung battle. Ay, hindi pala medyo. Dikit yung battle. 3-2 yung score. Tapos, natuwa naman ako dun sa naging outcome kasi panalo si Krega dun. Hindi ko ina-expect kasi na magiging dikit yung battle. Akala ko malayo eh. Tapos, yung mga pinupunto ng mga judges na bumoto kay Krega, nag-guess ko rin yung lalo na yung huling judge na bumoto kay Krega yung about sa may bar year yan, gets ko yun. So nahirapan ako dito boss Ozzy, nahirapan ako sa request mo ha. Akala ko magiging ano talaga to, magiging alam mo yun yung si Krega na lang yung papakinggan ko, feeling ko ganun na yung magiging atake. Pero hindi eh, nung narinig ko yung round 2 ni Cerberus, nag-abang ako. Kasi pinahirapan mo ako doon, Boss Ozzy. Shoutout sa'yo. So yung battle na to is para kay Ozzy na host ng FRBL. Maraming salamat sa'yo, boss. Kaya ayun, Krega vs. Cerberus. Next naman, yung meron pa tayong dalawang battle na request ng mga kumag mga viewers natin. So yung C9 versus Plaridel tsaka 6 threat versus Tats. Siguro mamaya ano na natin, reviewin na natin yan. Pahinga muna tayo, kakain muna, gutom na. So ayun, kita kits tayo sa next video mga kumag. Peace out.